mga kaibigan, oh. Nagsawa na ako ng kababatikos, kaya purihin na lang natin to. Legacy na pag-usapan natin dito. Eh ngayon, ang legacy mo, ano, tukhang. Dibilangin natin, di ba? O ano pa, ito, White Sand Beach. Matatawag mo bang, ano yan? Ang hirap dito, yung mali, yun ang ginagawang accomplishment. Hindi ho ba? Oh. Palayain natin si Pemberton. Accomplishment ba yan, mga kaibigan? Ano na accomplish mo dyan? Oh. Eh, si Presidente Digong nyo, ano ba nagawa? Ba, gumawa rin ng ospital yan. Oh, magtataka kayo. Kasi wala kayo nakita. Di ba? Ginaya niya si Mayor Lim. Sa totoo lang. Nagpagawa rin siya ng mga ospital sa buong Pilipinas. Pwede na! Kaya lang, mga ospital lang incheck. Yung underground hospital ng mga Chinese. Yung mga walang lisensya. Yun ang legacy mo. Sipin mo yan. Oh. Eh di ba sabi ni ni Presidente Digong nyo eh. Mamumuna ng China rito. Maraming magkakatrabaho rito. Ba marami nga. Ang dami nagkatrabaho. Nagkatrabaho, puro incheck. Lintik na legacy yan. Legacy pinag-uusapan eh. Mga kaibigan. Yan yun! Oh, hospital ha. Gumaya ka kay Mayor Lim. Kala mo, magagaya mo ha. Ah. Ayun, nagre-reklamo yung taga Pampanga. Bakit daw sila may sakit? Ang dami ng kapampangan, sinusugod sa ospital, ayaw tanggapin. Eh, kamukat-mukat mo eh, ospital pa na lang inchik yun. Yung Pilipino, ayaw tanggapin. Lintik na buhay yan, oh, mga kaibigan. Kala ko ba yung magpapatayo ng mga negosyo ang inchik? China, di sa Pilipinas. Pinagyayabang ni Presidente Digong nyo, di ba? Build. Nasaan? Kayo naman, oh, mga kaibigan. Ano tawag nyo? Nakapagpatayo. Pogo. Hindi nagbabayad ng buwis. Walang empleyadong Pilipino, sila-sila lang. At ang mga visa tourist. Overstaying pa. Lintik na accomplishment yan. Iyan ang legacy. Makakalimutan ba ng tao yan? Oh, mga kaibigan. Ano legacy natin? Ba? Ilang sundalo? Huwag kayong pupunta ron, ha? Sa ano? Doon sa ano natin, teritoryo natin, mga gago kayo. Punta-punta kayo ron eh. Magagalit yung China. Mga kaibigan, oh. Nagsawa na ako ng kababatikos, kaya purihin na lang natin to. Legacy na pag-usapan natin dito. Total maganda naman, di ba? Na legacy yan, pogo. Lintik na pogo yan. Mga kaibigan, dumami inchik dito. Tanungin natin si Erap Buang. Yan ha, ano masasabi niya? Mayor Sada. Okay, kami na kalantado. Nung araw, nung kinakalaban nito si Lucy Digala si Marcos eh. Mga oposisyon yan eh. Nung araw eh. Nung ano? 80s. Abay, na-interview yan eh. Ipinicture yan si Lucy Digala sa
Mr. and Miss, alam niyo ba, tinanong siya ro, isa sa tanong sa kanya, pag nanalo kang presidente, ha, ano ang gagawin mo sa, ano, eh kasi ang ating ano noon, parang pinaka-kongreso natin noon, yung batasan. Wala tayong senado noon dahil semi-parliamentary tayo noon. Dapat ganun eh, no? May batasan. Sabi ni Lucio, alin, a-abolish ko yan, yung batasan pambansa. Eh, ano gagawin mo dyan? Gagawin kong piggery. Kasi may mga pork barrel yan, naubos yung pera. Ngayon, sabi ni Lucio Digala, at least yung pag kinumber ko yan sa piggery, hindi na pork eh, piggery na talaga. Pag yan, na-convert ko sa piggery, may pakinabanga naman. Kasi pag yan, pinalaki mo, yung baboy, eh mga kaibigan, pwede mong ibenta. Ibenta. Diba? Eh, itong mga ito, tayo binibenta nito eh. Correct. Baliktad eh. Diba? Oo, dapat. Kaya tama rin eh. Dapat namumulot ka ng mga logic sa mga taong ganoon eh. Tama. Yung mga common sense eh. Mga kaibigan eh, pinapayagan natin eh ng sistema natin. Eh pero bilang protesta diyan eh, ano dapat eh ang mga mamamayan wag nang bumoto ng ganyan eh. Yan nga ito. Kahit na hindi nila i-abolish 'yan, wag na tayong maglagay ng iboboto'ng senador. Wag na ikesa niyo na lahat oh, kasi wala naman 'yan eh. Madadagdagan pa tayo ng perwisyo yung senador si Bato. Tanungin natin si Flander Estrada. Ayan. Ano masasabi mo? Lagi natin tanungin niya. Tanungin natin si Erap Buang. Ano masasabi niya? Mayor Estrada. Okay, kami na kalantado. Ulul. Kakaloka yan. Ay ko. Nasira na si ano yun. Diyos ko. Ano, uli, baka hindi narinig. Baka hindi narinig. Ulitin natin. Erap Buang. Oh. Ano masasabi mo dito kay... Matalog na yan eh. Kay General Bato. Na. Okay, kami na... Kalantado. Ulul. Kakaloka yun. Eh, Pilipinas, walang maipagmalaki. Sabi naman ng Pilipinas, in Philippines, we put paper into machine. Yang makina, utusan ng tao yan. Kung ano ang ipagagawa ng tao sa makina, iyon ang gagawin ng makina. O, tingnan ninyo ha. Sabi nung Hapon, you know, in Japan, we put tuna into machine. Turn to tuna sandwich spread. Yeah, naging palaman eh. Sa tinapay eh, yung tuna nung ilagay sa makina. Sabi naman ng Australiano, we in Australia, we put cow into machine. Turn to corned beef. Yan, di ba? Bangaling, makina, inutusan niya. Nilagay niya yung baka para paglabas ng baka, corn beef na. Sabi naman nung Inchik, in China, we put pork into machine. Turn to maling. Naging maling, mga kaibigan. Eh, Pilipinas, walang maipagmalaki. Sabi naman ng Pilipinas, in Philippines, we put paper into machine, become president. Eh, si Lito Lapid nun eh, nung nagkakwentuhan, nagkayabangan ng ganyan, sabi ni Lito Lapid eh, in Philippines, Philippine rabbit, go to Baguio, turn turtle. Oh, naalala ko na naman si Lito Lapid eh, yung kwento na nagpunta sila sa Amerika kasama kay Gloria, di ba? Pumunta kay Obama. Eh, nakwento ko na to pero kukwento ko ulit. Eh di, haharap sila kay Obama, di ba? Ngayon, si Lito Lapid nagpatawag ng interpreter.
para ika nga po ay tulungan siya. Eh dahil, ano eh, harap siya kay Obama eh. Eh dumating yung interpreter bago sila makaharap kay Obama. Ganito lang. Ano ba gagawin ko niya? Madali lang yan. Pagharap mo na kay Obama, pagdating sa'yo ni Obama, sasabihin mo, how are you? Yun lang ang sasabihin mo. Pagkatapos, sasagot si Obama, well, I'm fine. And you? Yun ang sasabihin niya sa'yo. I'm fine. And you? Yun ang sasagot niya sa'yo. O ngayon, sasagot ka ulit. Ang sasagot mo ulit, me too. Yun lang. Di ba? Yun lang ang sasabihin mo. Dalawa lang eh. Bali, di ba? How are you? Tsaka me too. Eto na. Ninervious na. Ayan na si Obama eh. Di ba? Pagharap niya ngayon kay Obama, eh siyempre, ninervious, nakalimutan niya. Iba na sabi niya. Ang nasabi niya kay Obama, imbes na how are you, nasabi niya eh, who are you? Ito naman si Obama, eh para hindi siya mapahiya, nabigla rin eh, di ba? Eh para hindi siya mapahiya, ang sabi naman ni Obama, well, I'm Michelle's husband. Yeah. And you? Sabi naman ni Lito Lapid, me too. Tawa ng tawa si Ana. Oh, pasok ninyo si Tatang, Anya. Ba pinasok si Tatang, nakasakay sa wheelchair. Oh, di tahimik ang tao. Sumigaw si Kibuloy. Sabi ni Kibuloy, Tatang! Tumayo ka, Tatang! Nakaupo sa wheelchair. Ba, unti-unti, tumayo si Tatang. Ba, nangilabot yung mga tao eh. Ha? Kinilabutan eh. Napa-amen sila eh. Amen! Amen! Tapos eh, ang sabi ni Kibuloy, lumakad ka, Tatang! Ba, lalo silang kinilabutan. Kasi lumakad si Tatang, ba? Sipin ninyo, mga kaibigan, nag-iyakan na ngayon yung mga tao sa sobrang ano, sobrang emosyon, mga kaibigan, dahil sa nakita nila. O tapos eh, sabi ni Kibuloy, bigyan nyo ng mic si Tatang. Ba, binigyan ng mic si Tatang. Yun pala, kakausapin ni Kibuloy. Sabi ni Kibuloy, Tatang, ano masasabi mo ngayon, Tatang? Sumagot si Tatang. Ang sabi ni Tatang, hindi pa rin ako makakita. Isipin mong palakarin mo yung bulag. Nakita ko yung litrato ni Kibuloy eh. Pinepray over si Digong nyo. Pinepray over si Jinggoy. Si Indaya Sara. Sino pa ba yun nandun? Hindi ko na matandaan eh. Inasa litrato eh. Anyway, ang pinaihiwatig ko nun, mga kaibigan, ang makapapasok sa langit, wala na palang kwentang pumunta sa langit, ha? Kapag si Kibuloy ang nasunod, ha? At pinaniwalaan natin. Bakit? Eh, una makakapasok dun yung mga mandarambong eh. Eh, yun ang pinagdadasal niya eh. Di ba? Yun ang binabasbasan niya eh. Mga kaibigan eh. Eh di maunahan pa nun yung matitinong tao. Di ba? Na sumunod sa ipinag-utos ng Diyos na gawin mo. Di ba? Oh, kawawa naman yung mga tao. Pati ron, lalamangan ka pa. Ha? Inapi ka na nga rito eh. Pinagnakawang ka na nga't lahat dito eh. Baka tapos eh, pagdating ng wakas ng mundo eh, sila pa rin ang papasok sa langit. Abay mga kaibigan, ha? Ganun ba ang Panginoon Diyos? Hindi. Eh, kung tayo man dito, walang katarungan, iba ho,
makatarungan ang hatol ng Diyos eh. Di ba? Tapos eh, babasbasan mo si Jinggoy. Mga kaibigan.